isang kagalakan po muli na makasama namin kayo dito po sa aming prayer covenant ngayong Martes ng umaga. Tayo po'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa buong magdamag na kami ay iyong sinamahan. Salamat sa panibagong kalakasan na ibinigay mo sa amin at sa panibagong buhay, O Lord, na punong-puno ng pag-asa. Ngayong umagang ito, Panginoon, samahan mo kami na iyong banal na Espiritu nang mahayag, Panginoon, ang panukalang manggagaling sa iyo. Lord, gamitin mo ang iyong lingkod at itago mo, Panginoon, ako sa iyong likuran. At ang iyong Espiritu Santo, Panginoon, ang siyang makita, ang siyang madinig ng aming mga puso. Lahat ng ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga ay matatagpuan po sa Acts o Mga Gawa. Kabanata 1, talatang 15 hanggang 17. At ito po ang sinasabi. Makalipas ng ilang araw, nagkatipon ang may 120 kapatid, tumindig sa harapan nila si Pedro at nagsalita. Mga kapatid, kailangang matupad ang nasasaad sa kautusan na sinabi ng Espiritu Santo sa pamamagitan ni David tungkol kay Judas na nanguna sa mga dumakip kay Jesus. Dati, kabilang siya sa amin at kasama sa paglilingkod. Ito po ang mga salita ayon sa libro ng Mga Gawa. Sa aking pagbabasa ng mga talatang ito, ay nagsilbing paalala sa akin that God is asking us or making us to follow a separate path to the world. At lalo na tayong mga sinasabi nating mga Kristiyano, kailangan, sabing ganon, huwag tayong umayon sa takbo ng mundo. Sa talatang 16 at 17, isa daw itong katuparan sa propesiya sa panahon ni David tungkol kay Judas na nanguna sa pagkadakip kay Jesus. Sa propesiya, ayon sa Old Testament, hindi naman sinabi na si Judas nga ang magkakanuno sa ating Panginoon. Pero dahil alam ng Diyos ang kahinaan natin, maaaring isa sa mga lingkod niya, isa sa mga tagasunod niya, sa darating na panahon ay matutulad sa ginawa ni Judas Iscariote. At ito nga, si Judas Iscariote ang nasubukan sa panahong iyon. Judas exchanged the blessed fellowship of Christ for the world because of a 30 pieces silver na ipinagpalit niya sa fellowship niya with Christ. Alam natin na nangyari kay Judas. He lost his place as an apostle at siya nga ay pinalitan ni Matthias, and he lost his fellowship with his fellow apostles. And more than that is the share to be in Christ. Hindi lang siya yung hindi lang siya yung nagkamali ng sandaling panahon, pero he did not fallen away temporarily o nag-backslide siya for meantime lang. Kaya alam natin kung paano siya namatay. Ito ay yung mga consequences na ginawa ng kanyang pagkakamali. And I would say also that he suffered God's judgment dahil it was too late
for him para para makabawi siya sa kanyang pagkakamali. At marami siyang wrong decision, choices na ginawa. At sabi nga sa 2 Thessalonians, ay minention doon na ang mundo is under the curse. And if our heart is within it, that is also our place. Tandaan natin na laging sinasabi sa atin na every soul is assigned by Jesus to a place where it belongs. At sabi nga ni Jesus, kung saan daw yung tine-treasure natin, kung alin daw ang itine-treasure natin, that is where our heart should go. At iyon daw ang ating patutunguhan. Sa mga passage na ating binasa, we as Christian should be different or should differ from the world, both inwardly, in our desire, dapat iba sa ating mga puso, ano? Iba yung takbo ng ating mga puso sa takbo ng mundo. And outwardly, makikita ito sa ating conduct and attitude. Don't follow the counsel of the world. Sa mga passage na to, it remind us Christians, though in this through the story of Judas, na ang pag-asa natin should not be in this world. Our interest, our portion is in the place with Christ, who died for us and prepared a place for us. To God be the glory. Tayo po yung manalangin. Lord God, sorry po for our shortcoming and give us wisdom to reflect kung paano kumilos ang Espiritong mayroon kami sa aming buhay. Lord, if we are hurt, Lord, help us. Restore our heart. Help us. Heal us. At kung kami man ay nalilihis ng direksyon sa aming buhay, Lord, give us your Holy Spirit to lead us upang huwag kaming malihis sa iyong landas. Huwag mo kaming pabayaan at sukuan, Panginoon. Lalong-lalo na sa mga panahong ito na nakikita namin ang takbo ng panahon. Lord, nadadaman na namin, Panginoon, ang mga consequences ng aming mga maling ginawa, Panginoon. Kaya naman, aming Ama, patawarin mo kami. Tulungan mo kami makapanumbalik, Panginoon, sa dating purpose ng pagkalikha mo sa amin, Panginoon. Patawarin mo kami, O Lord. Give us wisdom, O Lord. Maawa ka sa amin, sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan mo lalong-lalo lang, Panginoon, ang mga tao ngayon na dumadanas ng mga kalungkutan, dumadanas ng mga trahedya sa buhay, at ang mga nangyayari, Panginoon, sa ibang bansa. Lord, salamat. Dahil alam ko, Panginoon, sa darating ng panahon, ang mga anak mo na nanatili sa iyo, Panginoon, sa iyong pangangalaga, ay iyong ihihiwalay, Panginoon, at puprotektahan ang mga pangako mo, O Lord. At kung kami man ay nagkamalit, nagkasala, Panginoon, sa aming kahinaan, O Lord, sa pamamagitan mo, ikaw ang magbibigay ng kalakasan sa amin. Ikaw ang magbibigay ng pag-asa at ikaw, Panginoon, ang siya magliligtas sa amin, Panginoon. Lord, ang lahat na ito'y inilalapit namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.